Hello guys, this is the day at papakabit na natin yung ating gulong doon sa ating nabiling mugs na syempre gagawin natin concept na Malaysian concept kay Kilay. At yan si kararating lang din namin sa bahay. At didiretso na namin ikabit yung gulong. Syempre para bukas ako na rin na magkakabit dun sa motor. Yan, ito papakabit lang natin yung mga gulong natin sa syempre doon sa mugs na natin nabili na 17S. So let's go guys. Guys, kakarga na namin dito sa motor. Yan kami lang dalawa, kaya na namin to guys, yung moto. Para mamaya naman ay isang salpa kami dyan. At yung gulong guys ay nilagay ko na dito sa aking parang sinot ko na dyan para mas safe at di nakalog. Tapos yung mugs na kahon ay kakalong na lang na alingki kay. So let's go, kunin ko lang helmet na iwan ko sa loob. Let's go! At saan guys, nandito na kami sa vulcanizing shop at makikita nyo naman kailangan nyo guys dahil nga mugs to ay kailangan nyo na may machine na ganito at medyo busy lang yung ating nagmimekanik ko. At ito guys, binuksan ko na yung ating mutakin na 17S na Malaysian mugs at ready na si kuya na ilagay yung ating mga gulong. So let's go! Ito muna guys na front, makikita nyo yung front. Brum. So ito guys, yan, ito yung gulong na ating kakabit. Ang size nito guys ay 70-80 sa unahan at syempre 80-80 sa likod para medyo mataas pa rin at malapad. At yan guys, ikakabit na namin yung sa pang front. At wala namang ginagawa si kuya kaya ready na natin ikabit. At sabi ko kay kuya, ingatan niya yung pagkakabit. Ingat na natin yung table. At ito guys, inaalis ni kuya yung cover ng aking gulong. At ang tatak pala nito guys, yung mga. At ito mga loads, inalagay na at isasalang na yung aking mga. At ang inuna guys ni kuya yung front. Makita nyo naman, kaya safe yung ating mga mugs kasi yung mga clip nya may goma yan. Yung iba kasi guys na vulcanizing shop na may, kahit may machine walang goma, natatanggal yung goma nila nung clip. Kaya medyo obvious nasusugatan or nagagasgasan pa rin yung ating mga mugs yan. Kaya ito safe na safe to kasi bago yung kanilang machine may goma pa. At ito mga loads, naikabit natin kuya yung gulong natin sa front. At yan, tinetesting niya kung may singaw. Eh, lagi nila sinetesting yan pag nahanginan. Kasi delikado yan guys pag may singaw. Kasi baka sira yung mugs o yung gulong may singaw. At ito naman guys, yung ating likod. 80 by 80. So ito guys, yan, naikabit na rin ni kuya yung gulong. At inahanginan na niya. At ang tamang hangin yan guys ay 25 lang PSI. Para hindi siya nagtag yung ating mga gulong kasi ito natesting ko ng 30 nga yung PSI niya ay napakagandang kaya bawasan niya. Hey guys, at kakabit na natin siya bukas na ng umaga kasi magbabaklas pa ako nito ay mainit yung makina. Mas maganda bukas sa umaga para maliwanag. So let's go, babayad muna tayo. Next day. So good morning guys, then yan, nakaready na si Kilay at ito ang ating 17 na mugs. At ikakabit na natin siya guys dito at ready na rin yung mga tools natin. Yan yung mga tools natin. So let's go guys, baklasin na natin. Then kabit na natin to. DIY lang ako lang lahat magkakabit niya. So let's go. Boom. Bagong gising ka pero excited ka magkabit. Para makita mo yung resulta ng pinaghirapan at pinag-ipunan mo para sa motor mo. Okay yan guys. So tara, baklasin na natin to. Kapalitan natin dito. Yan, itong stock na mugs at stock na gulong. Yan, napakakapal pa. Tatago lang natin syempre para halimbawa masira man yung 17S or manawa man ako. Ay syempre may pamalit pa rin tayo ng stock. Tada!
14. So ito mga loads, yan, tapos na natin ikabit yung disc brake tsaka yung syempre yung ating odometer na disc. Yan. Then yung mga yan yung mga ehe-ehe nya, mga axle, yan, ito yung mga axle nya. Then nalagyan ko na rin ng grasa, lahat yan. At yung disc brake natin guys, yung disc natin ay nilagay natin ayun pa yung manipis. Yung isa kasi di matanggal yung tornilyo yung isa eh. Hindi matanggal yung isang tornilyo kaya yan, dalawa muna, tapos bibili tayo doon sa shop mamaya ng siguro ano na, yamanin, hang na white gold, tapos alisin natin yan, tapos lalagay ulit natin doon kasi yung stock naman okay lang na nandun yun eh, kasi makapal naman yung disc pa nya, tsaka in case na magpapalit tayo, okay lang nakapix doon, tsaka may paraan naman para mabaklas yun. So guys, ikabit na natin pa, let's go. So yan guys, ikabit na natin yung unahan. Napaka-angasaw, napaganda. Lalo bumagay yung ating disc na naitabi. Nalilinisin lang natin, medyo may mga kalawang. Liha lang yan guys sa pino. Then yan, kulang nga ng tornilyo yung isang disc. Bibilan natin mamaya ng yamanin niya. So let's go guys, yung likod naman natin kakabit. So yan guys, tapos na natin ikabit yung sa likod. At makikita nyo naman okay na. Naigpitan ko na rin yung mga tornilyo, pati yung tambutso. Then, ito nga guys yung itsura nya. Yan, mahigpit na rin yung tornilyo nya. At inalis ko na rin guys yung mudguard. Kasi pangit tingnan pag may mudguard. Tapos umorder na rin ako ng mudflap. Yan, kasi pag nilagyan nyo ng mudguard na katulad nun. Yan, katulad nun guys, yan. Ay, yan, kailangan nyo putulin to. Naputol ko yung stock kasi nga kailangan talagang putulin para di sumaya dun sa mudguard natin. Then, ito nga guys, pag dumating yung ating mud flap yan, kukontent na rin natin to para kung paano ikabit yung ating ano mud flap na replacement, kasi ito hindi detornilyo, desalpak lang to eh. Guys, hugasan muna natin si Kilay kasi napakadumi, then montage natin siya mamaya, so let's go montage, let's go. Never gonna let me go, never gonna let me man you know me getting on in a Montage.